So ako, walang sawa na magpapatotoo. Lalo na ngayon, 11th anniversary. Lalo na ngayon. Bumalik tayo sa dating mga panahon bago nag-umpisa ang church na ito. Hindi ko talaga ito makakalimutan. Dahil ang aking patotoo, ito'y koneksyon sa aking pamilya. Alam natin na bawat sa atin, marami tayong nararanasan na anumang mga struggle sa buhay, kinakaharap na sabihin nating hirap. Alam mo, ang church na ito, hindi ko po sukat akalain, hindi ko po plinano sarili kong plano o ginusto ko man. Bagamat ako'y nasa denomination church ako noon, kasama ng mga anak ko, maliliit pa sila, wala po talagang, hindi ko masasabing ako'y mananampalataya. Dahil wala po talaga akong alam tungkol sa mga kasulatan. Bumababa nga ako doon sa church na inatinan ko para manigarilyo, pagdating sa bahay, andun pa rin. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon ito, hindi pala iyon pinanatili sa akin ng Panginoon na maging ganun ang buhay ko kasama ng aking pamilya. Dahil alam ko na nakita ng aking pamilya at mga anak ko na wala talaga sa pagiging Kristiyano, wala sa buhay ko. Pero no, minsan, nandun talaga ang pagtawag sa akin ng Panginoon. Katulad ng scripture. Dahil ang may akda, ang may plano nito, walang iba kundi ating amang Diyos na dinala tayo, nang tawagin tayo, ibinigay tayo sa ating Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus naman ang mag-iingat at iingatan tayo. So yun ang aking pananampalataya. Na nung kaharapin ko ang mga pagsubok, doon ko nababasa, sabi ko, meron palang gagawin ang Panginoon para sa atin, para ingatan tayo at pagpalain. At ang kwento ng church na ito, na noong 2010, doon ako nagsimula na mag-research, nung bigyan ako ng yumaong kapatid na si Brother Ding, utang na loob ko sa kanya yung lahat, na binigyan niya ako ng isang aklat, yung Seven Church of Ages. Isang taong kong pinag-aralan yun, hindi lang yung libro na yun. Maraming libro. Kinunikta ko lahat, pati mga yung Encyclopedia Britannica, lahat mga Britannica binigay sa akin ng Panginoon. At wala akong ni isang binili doon. I-prenubay lang sa akin ng Panginoon. At sa mga commentary books tungkol sa para malaman ko ang katotohanan. Salamat sa Panginoon at dinala ako sa katotohanan. Nang mabasa ko yun, mapag-aralan ko, dahil yun naman talaga ang tinawag ako ng Panginoon tungkol sa bagay na yun. Naghahanap buhay kami ng asawa ko, nagtitinda kami, umuwi ako mga alauna, alas dos, pagdating ko sa bahay. Yung libro ko, nasa tabi ng duyan, tinatambak ko, pati dictionary. Kasi mahirap na yung matanda na ako. Magbabasa ako ng mga English. Mahirap. Wala po akong binasang Tagalog na libro. Sabi ko, salamat sa Panginoon. At nang magkita po kami ng ating kapatid, Brother Ryan, napakabata pa nito. Di ko sakot akalain na nagkikita kami. Hindi naman kami, wala naman talaga kami. Hindi ko naman siya kilala, hindi ko siya, parang, hindi ko, wala kami kahit magkapamilya, parang, hindi close. Mabuti pa sa mga nag-alis family dyan, talaga nagkakano kami noon. Pero sa kanilang pamilya, Mendoza family, wala po kami, parang walang bonding. Pero salamat sa Panginoon. Nung mabalit nang makita ko ang ating kapatid, ibang-iba yung nadama ko. Parang nakompleto yung pananampalataya ko. Parang nakita ko yung hinahanap ko. Salamat sa Panginoon, sa kanyang buting ina na naging support sa akin. Sabi ko, ano ba itong mga aral na ito? Doon nabuksan ang aking kaalaman, ang kapapahayag ng Panginoon.
kabila ng lahat ng matanda na rin ako at the age of 55, nagawa kong mag-aral, nagawa kong basahin ang mga gusto kong basahin para malaman ko ang katotohanan. At nang magkita kami ng ating kapatid, wala po akong inisip na kung ano pa man, wala po akong tiningnan kung ano pa man ang kalagayan nila. Dito sa lugar na ito, sa church na ito, damuhan ito, putikan. Siyempre, masasabi kong nasa hirap na kalalagayan. Kasama ng asawa ko, nag-sharing kami. Hanggang alas 12, naabot kami ng gabi. Walang sawa, halos ayaw namin maghiwalay. Dahil sa yung kagalakan ko, parang hindi napapatid, hindi nauubos. So, doon ko nalaman na yun na pala ako dadalhin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at nang dumating ang ating kapatid at nang nag-umpisa kami dito na mag-Bible study house to house, pinipilit ko pa yan. Mahihiyain pa yan. Sabi ko, sige, akong tatayo. Sige, ginaguide ko siya. Wala kaming nahihiya yan ang kapatid natin yan. Mahihiyain. Kasi bata pa. Sabi ko, okay, mahihiya. Kailangan natin gawin ito. So, ngayon, nakikita ko na. Ngayon ko nalaman na ito ay plinano ng Panginoon. Marami pa sana akong pwedeng ipatotoo, istorya sa inyo. Ako nga ito, sa totoo, hindi ko alam na maging preacher pala ako. Sabi ko, ano ba, Panginoon? Alam ko mahirap maging mga ngaral. Kanina nga, iniisip ko, sa 24 na schedule ako, kakapapasa ko na muna. Pero titingnan ko na lang. Pero yun ang aking patotoo. At nang magkita kami dito, nag-umpisa kami dito, sa bahay kubo na yun, nagdadaos kami ng pag-aawitan sa Panginoon. Ay, Jesus Christ, sabi ko, ba't ako mahihiya? Oh, yung tatlo kami, bali lima lang kami, nag-aawitan kami. Lumabas ng Maynila si Brother Ryan. Sabi niya, luluwas daw siya. Sige, hindi kita pipigilan. Pero, tandaan mo ka ako ito. Sa pag-alis mo ito, babalikan mo ako, narito pa rin ako. Buo yung puso ko. Na, nakakano talaga. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nagabila ng mga kahirapan ng mga anak ko. Todo kahit kami. Marami punong-puno ng utang. Salamat sa Panginoon. At narito na po kami. Nagdadamayan. Nasasabi kong, we are victorious. Na, we are more than conqueror from the Lord. Napagtatagumpayan namin lahat ang mga pagsubok. Kaya, sa totoo lang, hindi ko naman inangad na umasinso sa mga bagay na material. Kahit na, alam namin, mapapangangailangan. Pero sabi ko nga sa pamilya ko, ang higit sa lahat, ang pananampalataya. Lumayo man kayo, mag-abroad man kayo. Ang sabi ko nga sa manugang ko, this is the gen. Kahit lumayo ang katawan mo, huwag mong ihiwalay ang puso mo. Kasi ang kautusan ng Panginoon, mahalin natin ang Panginoon, love you God with all your heart, with all your mind. Ang kaisipan mo naman ay maaari mo namang iwan sa church. Maging committed lang tayo. So ako, hindi ako nagbabawal na umalis kayo, mag-abroad, magtrabaho. Maging committed lang tayo. So, sana, mga kapatid, nung naging ganun tayo, ako nga, naalala ko yan nung nag-umpisa kami dito sa church na to. Sister Jenica, bata pa yan. Jesus Christ, sabi ko, lagi kong naalala itong pamilya na ito. Nagtsatsaga silang tingnan ang mukha ko. Hanggang ngayon narito sila. Kaya nakadagdag kayo, mga kapatid. Sana
lalo pang ano tayo sa pananampalataya. Marami pa sanang kwento. Yung iba naman, salamat sa Panginoon, salamat.